masayang, masayang gabi. Ang tanong, masaya ba ang gabi mo? Malamang chak dapat, di ba? Malamang chak dapat. Gusto mo yan? Hello, hello naman sa inyo, sa mga busy-busy po ngayon. E di, masaya. Masaya! Sana nga po yung kinabibisihan ninyo, eh maganda naman ang ginagawa ninyo, honor. Oo, mahirap yung busy tayo sa maling tao. Garay, di ba? Ayoko nung ganun eh. Sino ba yun? Ikaw ba busy ka sa maling tao? Sakit. Masakit, pero wala na pong masasakit pa, di ba? Kapag yung utang natin, mga lumalagpas na, no? Hindi po walang-wala ka ng pambayad. Gusto mo ng isanla yung kapatid mo. Bakit may pagsasanla ng kapatid sa Facebook? Natawa ko dun sa mga joke na yun. Ay, sorry. Kung ako lang natatawa. Char! Ay, hello naman! Hello, hello kina... Sino to? Sina Josa, Jenny Rose. Hi! At si Gentot. Ayan. Ang tanong kasi natin kanina, no? Ano nga ba? Ano nga ba yung mga bagay na makakapag... Char! Makakapagpa-okay sa'yo. Ang tanong, no? Ikaw ba okay lang na hindi maging okay? Okay lang ba na malungkot tayo? Ganun, di ba? Kasi marami po sa panahon ngayon na minamask na lang yung totoong nararamdaman dahil nga ang ina-expect sa'yo ng mundo ay maging masaya ka palagi, na maging okay ka. Lalo na kung dinedemand ng trabaho mo na maging alright ka. Alright? Or ikaw yung padre de familia. Nakatingin sa'yo yung buong family na dapat okay si papa or okay si ate, yung mga ganyan, no? Kung ikaw yung breadwinner na dapat lagi kang masaya, dapat lagi kang nasa mood, no? Yung tipong wala kang nararamdaman na sakit, hindi, okay lang ako, sige, basta kumain lang kayo dyan, okay lang ako, no? Mahirap sa feeling yung ganun, di ba? At si Jan Ramel, No, mga pangga, naisip niyo ba yun na parang sa panahon ngayon, ang hirap na hindi ka maging okay. Parang ganun, yung parang hindi mo maisabi, hindi mo maipakita sa mga tao ano ba yung nararamdaman mo ngayon. Kasi kung ikaw yung inaasahan sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, kung ikaw yung inaasahan na maging malakas, paano mo mailalabas yung sakit, no? Sa ibang paraan na lang, tipong pang mag-isa ka na lang, na sana naiintindihan natin na kahit ganun yung dinedemand ng trabaho sa'yo, ganun yung dinedemand ng pamilya sa'yo, okay lang maging hindi okay, di ba? Na okay lang masaktan, na normal lang magpahinga, na normal lang humindi, normal lang sumuko, no? Basta ang mahalaga, alam mo kung ano yung susunod mong gagawin. Alam mo kung ano yung next step mo para maging okay. Hindi mo hinahayaan yung sarili mo na hindi maging okay, di ba? Kasi sino ba mahihirapan? Tayo rin naman, no? Pero syempre, kung meron tayong mga nakakasama sa buhay na hindi okay, huwag mo namang ipagmudngudan sa kanya na hindi siya okay at nakakasagabal na siya sa buhay. Yun naman yung medyo nagiging mali natin. Kung kunwari, meron kang friend na kinakailangan ng tulong or kapatid mo or partner in life mo na hindi siya okay, ramdam mo na may something, no? May mali, parang kailangan niya ng makakausap or siya mismo vocal siya na hindi ako okay, please lang. Huwag niyo namang ipamukha sa kanya na, hoy, ikaw, alam mo, kung di mo tutulungan niya sa sarili mo, wala mangyayari sa'yo. Puro ka drama, di ba? Wala ka nang ginawa kundi malungkot. Paano tayo kikilos ngayon? Paano ka aarangkada sa buhay niya kung yan na lang lagi? Hindi kita pinalaki na maging ganyan ka. Di ba? Ganon. Na tipong imbis na samahan mo siya or iparamdam mo sa kanya na hindi, kasama mo ko sa laban mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, okay lang na masaktan, pero tandaan mo, nandito lang ako. Ganon dapat! Hindi yung pinupush niyo pa siya na gumawa ng malalang bagay. Tapos sasabihin ninyo, o bakit? Sasabihin mo na naman na ganito gagawin mo, sasakta mo sarili mo, mapapakamatay ka, eh ba't di mo gawin, di ba? Bakit ganon? Wag na wag niyong sasabihin yon, wag na wag ninyong tetestingin, lalo na yung mga ganyang bagay. Hindi yan ginagawang biro, di ba? Lalo na yung sasabihin natin, hindi nyo naman yung tututuhanin, puro lang naman yan hanash, puro lang naman yan drama, parang hindi nyo naman yung kilala, napaka-arte yan. Kakapanood niyo yun ng teleserye, tingnan mo nangyayari.
Huwag ganun, suportahan natin, no? Kung hindi nyo man kayang suportahan, huwag nyo na lang iparamdam na sobrang down niya. Alam niyo yun, huwag nyo na siyang pukpukin palalo, di ba? Dapat ano tayo, maging ano tayo, kumbaga makatao, no? Hindi na nga hinihingi naintindihin mo siya or maintindihan mo siya, di ba? Hindi na hinihingi yung understanding mo, no? Yung tipong itrato mo lang siya na tao, maging mabait ka lang sa kanya, wala namang masama doon. Diba? Ganun. Sabi ni Julianne, you'll never know the real meaning of happiness if you don't feel pain. Tama. Kaya okay lang na maramdaman na hindi kayo okay. Kung meron mang kontrabulate sa kadramahan ninyo sa life, okay lang din yun. Di hayaan nyo siya, diba? Hindi naman tayo robot, no? Nasasaktan tayo, umiiyak. Kaya nga may mga tear ducts. Wow, yes, science na tayo, girl. Diba? Kaya nga na-invento ang luha. Eh di sana hindi na ginawa ng luha yung mata mo, diba? Minsan okay lang din yan. Kumbaga, nalilinis yung mata mo, yung puso mo. Okay lang yan. Oh, tama daw, sabi. Oh, ikaw, anong masasabi mo dyan? Sabi ni Bigsuelo, ay, correct, kahit pagod ka na, kailangan ipakita mo pa rin okay ka. Lalo na yung mga nanay. Alam nyo, ngayon ko lang rin na sobrang na-appreciate, no? Kasi sinasabi, di ba, ng mga magulang natin, pagtanda mo, malalaman mo rin yung sinasabi ko. Nung kahit tumanda naman ako, parang hindi ko pa masyadong maintindihan. Pero nung nakita ko na yung mga kapatid ko na nagkakaroon na ng anak, di ba? Ikaw mismo nag-aalaga ka, nakikita mo yung struggle ng kapatid mo na nag-aalaga ng baby, kung ano yung mga sakripisyo nila para sa anak nila. Doon mo na mararamdaman na, ay, tama si mama. Ang hirap maging nanay. Saludo ako sa mga nanay. Lalo na yung mga nag-iisa sa buhay, yung walang katuwang, yung iniwan ng mga asawa, iniwan ng mga magagaling na lalaki, no? Ang hirap maging ama at ina, di ba? Napakadali naman na maging tatay eh. Sige, pag nagkaroon ka ng baby, matik nanay, tatay kayo, di ba? Pero yung magpaka-ama, yung magpaka-ina para sa bata, napakahirap, Diyos may sinasabi ko sa inyo. Sakripisyo sa oras, sakripisyo sa kagustuhan mo, no? Lahat ng mga kakainin mo na kailangan mong isakripisyo na hindi ka muna kakain ng lechon, ng crispy pata ngayon kasi magtitipid ka. Ang mahal ng bakuna ni baby, 8,000. Oh, yung pandede ni baby, pandiaper, no? Kaya yun lang, no? Yung mga sakripisyo nating lahat, ang hirap din talaga eh. Kaya kung kunwari hindi man okay si mami ngayon or si daddy, hindi nyo makausap, medyo busy, huwag nyo namang isipin na, alam nyo, na lagi na lang ganito, malungkot, lagi na lang ganyan, ang init ng ulo, lagi na lang wala sa mood. Baka kasi may pinagdadaanan lang, no, mga pangga. Kaya, alam nyo yun, basta ang pinakasagot lang nito sa lahat, ipakita ninyo yung pagmamahal. Kung hindi nyo man sila maintindihan, kung hindi nyo man maunawaan yung sitwasyon, no, okay lang din naman na mag-react tayo minsan na nakakainis, nakakapagod, nakakasawa. Valid rin naman yung nararamdaman ninyo dahil tao lang din kayo. So, sumatotal, valid po ang mga nararamdaman nating lahat. Ang pinakamaganda, irespeto natin. And kung kunwari, nandun tayo, dumating tayo sa stage ng pain, sa stage nung naiinis ka na, nagsasawa, after nun, dapat slowly mag-move on tayo, di ba? Yun lang naman yun eh. Kasi syempre, kung ikaw, meron kang kaibigan or partner na gano'n, na malungkot, syempre tao ka lang, di napapagod ka. Pero yun lang, no, huwag tayong bumabad sa gano'ng emosyon. I-try natin na makalabas doon. Tulong-tulungan tayo, friend. At kakayanin natin yan. Kung kunwari sumasama loob mo, normal lang din yan, tao ka lang din, friend. Kung meron kang mga kaibigan na sasabihin, no, o tignan mo to, kahapon lang galit siya doon, hindi siya okay, tapos ngayon okay na sila. Plastic. Huwag naman ganun, kasi tao ka lang din naman, friend. Lalo nung kung kunwari may mga magjojowa, nag-open up sa inyo, nag-away kami, nakakailis nga. Gusto ko nang iwan yan, hayop na yan eh. Tapos the next day, in a relationship, sweet na sila. Ay, tingnan mo to, praning talaga to eh. Saltik tong magshotang to, kahapon lang, di sila okay ngayon, okay na sila. Huwag naman gano'n, huwag nyo naman i-judge. Tao lang din naman, nagkamali, nasaktan, di ba? Nagkaroon ng pakiramdam na hindi komportable, nag-open up. O ngayon, bati na, eh di i-congrats mo, ganun. Hindi yung dadagdagan nyo pa ng issue.
kapag may mga hindi nagkakasundo at may mga nag-aaway at nailantad sa buong mundo at nag-open up sa inyo, eh di salamat. Kapag nagkabati sila, eh di mas salamat. Diba? Hindi na para dagdagan pa natin ng mga issue. Okay? Masyado na mahaba. Tapos na, bye. At dahil dyan, no, sana kahit papaano nakatulong yun, di ba? Ang ending naman nito, masasabi ko lang sa inyo ay, bahala kayo dyan. Wala laki na kayo, kain yan. Shinare ko lang naman yung mga feeling ko lang na tama, di ba? Feeling ko lang naman yun, di ko naman alam kung sa inyo din. So, ganun lang ang buhay, no, mga pangga. Kaya naman love, love lang tayo. Respect ang emosyon. Normal lang ang lahat, okay? Ganun. Naintindihan ba? Kung hindi mo maintindihan, intindihin mo. Tandaan ang proseso ng buhay kapag may nagalit, nag-away, o di pakinggan. Pag nag-open, o di pakinggan. Kapag nagkabate, di maganda. Ganun. Yan ha. Panibagong problema na naman po ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya naman, okay tayo dyan, di ba? Abangan bukas, si Jimbo po ay magbabalik na ha. From pagkakaturok, abangan. Ano kayang feeling, interviewin natin si Jimbo bukas. And don't forget to like, follow, and share. Sheena1067 po mga pangga. Baka naman ilike nyo na rin po ang ating YouTube channel sa Genre TV at ang aking partner na si Jimbo, Jimbolicious. At syempre ang Energy FM 1067, okay? O dahil dyan, ako po talaga i-exit na dahil tao lang din. Maraming salamat sa inyo. At, uy, Ate Rovichelle, maraming salamat sa iyo, ah. Umorder na, nagpadala pa ng Nagpadala pa ng patinapay. Thank you so much po. Grabe naman. Mas mahal pa ata itong tinapay dun sa inorder mo, ate. Thank you po, ah. And, hello, Kishon. Magsaing ka na daw, sabi. Jasmine, hello, Jenny Rose, thank you so much, Gentot. At sa lahat po na sumusuporta, maraming salamat. Pasensya na kung hindi ko kayo maisa-isa palagi, ha? Di bali sa bahay, iniisa-isa ko naman kayo, guys. Oo, sino nga ba to? Nag-comment, ganyan. Nababasa ko naman po. At lahat ng mga pinagsasabi ninyo, pasensya na kung hindi ko ma-replyan lahat, guys, ha? Pag naging octopus ako sa susunod na buhay, marereplyan ko na yan. Oo, hindi na dalawa lang ang kamay. Corny ko, bye. Ako po ay gugora ng mga bangga. Maraming salamat sa araw na ito. Tandaan, ipalaganap natin ang pag-ibig at kapayapaan. Lahat ay valid. Tanda mo yan, okay? Kahit nagalit at pait. Alright? Ako po ay exit na mga bangga. Nakasama niyo nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang iyan sa programang Anong?